gusto nyong sumampan ng container vessels, guys, ito yung maisa sa mga dapat nyong malaman. So, yung mga pinapakita ko sa inyo yon, may mga marka, yan yung bay number. So, kailangan talaga how to determine the exact position of the container. So, may combination na tinatawag na bay, tsaka row, tsaka tier. May mga marka naman, guys. So, yan yung dapat natin malaman. So, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo, papaliwanag ko kung paano natin i-determine ang tamang location ng container. So, abangan na, guys. Ito na, intro muna tayo. So, guys, nandito tayo ngayon sa taas ng hatch cover. So, ang tanong, paano natin malaman kung ano ang posisyon o location ng isang container. So, yan man yung isa sa mga dapat matutunan natin sa container vessel, kung ano ang posisyon o saan nakapisto ang container. Kasi pag may maghanap o mahingi ng si shipmate ng posisyon, at least alam nyo paano mag-report ng tamang posisyon. So, bago tayo explain ko sa inyo yung posisyon. So, ang dapat talaga malaman sa container vessel, itong tinatawag na bay, row, tsaka tier. So, bay, row, tier, BRT. So, pag sinasabing bay, guys, halimbawa ito, ano to, B15, sample na, B15, B14, tsaka ito, B13. So, pag sinatawag na bay, guys, ang ibig sabihin ng bay, guys, transverse direction. So, ano bang transverse direction, guys? Kung ang barko may harap palikod, itong transverse direction, ito yung pinatawag na yung pakaliwa, to kanan, kaliwa. So, ibig sabihin, ito lahat, guys, itong inano natin, itong tinatayuan natin, B14 to. So, ano naman pagkakaiba nitong B13, tsaka B14, tsaka B15. So, pag mag-loading ka ng 40 footer, guys, ang report mo, guys, B14. Bakit B14? Kasi ang B14, covered niya yung isang ano nito, covered niya yung 13, sa covered niya yung 15. Pag sinasabing 40 footer ang na-load dito, so ibig sabihin, B14 yan, guys, B14. But in case of 20 footer, guys, halimbawa, isang 20 footer, so halimbawa, dito posisyon, 20 footer lang, so B13 siya, B13. Tapos, kung isa na namang container dito na 20 footer, ito, so B15. Pero pag isang buong 40 footer, guys, so report mo B14. So, one more time, itong bay is from transverse direction, from port to starboard, or starboard to port, or left or right, or right or left. Yan. So, ang bay ng barko, guys, so madali lang, tignan, ano ba yung bay na yan? Ano bang ilang bay bang barko? So, depende talaga sa barko kung anong haba. So, sa barko, guys, sa container, normally, ang bay magsimula sa B02. So, B02, pinakaunahan talaga. Yung pinaka-first na bay is B02. Tapos, add ka lang ng plus 4, guys. Let's say, for example, B02 plus 4, sunod B6. Plus 4, B10. Plus 4, B14. 18, 22, 26, 30, 34, 30. Ito, ngayon, kita mo, nandito tayo sa B14, ha? So, ang unang bay is B02. Tapos, plus 4, 6. Plus 4, 10. Plus 4, 14. O, yan yun. So, ang even numbers, guys, so, pertains to 40 footer and odd numbers, odd base pertain to 20 footer. So, yan yun, ha? So, klaro. So, madali lang. Yan na yung ano natin. Yung paano natin maano yung bay ng barko. So, ang next naman is ano bang
ibig sabihin ng row, tapos na tayo sa bay, ang row guys, madali lang ang row. So ibig sabihin guys, ang row, this is the line longitudinal to the ship. Ano bang ibig sabihin ng longitudinal? So ibig sabihin guys, ang longitudinal guys is for an up direction, forward and up direction. Ibig sabihin from forward to up direction. Kanina ang bay, di ba, from left to right or port and starboard. Itong row is from forward to up direction or up to forward direction, vice versa. So ito, so ang technique lang dito guys, sa gitna hinati ito guys eh. So pag right side guys, add numbers. Ayan, nandito tayo ngayon sa B14 na. So napansin nyo no guys, ito ano to, malabo lang dahil hindi pa tapos ano yan, row 02. Ito yan. So ito yung gitna ko guys, ito yung gitna ko, center line ha. Ano yan, yan yung pinaka center line ng barko. So ang ibig sabihin ng row guys, ito. So sa kaliwa ko guys, sa kaliwa ko dito. So ang row numbers are even numbers. Pag dito naman sa right side guys, ang row numbers are add numbers. So ibig sabihin ito, itong kinatatayuan ko ngayon guys, ito. So sa kaliwa daw guys, even numbers. So ibig sabihin ito na row, row 02. Ito na sa row 04. Hindi lang maklaro guys, row 04. So ito row 06. So live na live talaga ito guys, sulit 06. Sunod row 08. Row 08, pakaliwa tayo ha. Row 08. Tapos row 10. Tapos ang next, wala nang label to. Yan yung row 12. Oh, sige. So ngayon, tapos na tayo sa kaliwa. So even numbers. Ngayon, punta tayo sa add numbers naman. So 1, 3, 5, 7, 9, 11. So ito. Ito from the center line to your right side or to your starboard side. Diba, yung gitna ng barko. Ha, gitna ng barko. Oh. So count. So yan yung row 01 guys. Wala lang marka. So 03. So sunod-sunod na tayo guys. Then 05. Yan klaro, 05. And then 07. And then 09. Row 09, tapos yung sa dulo is row 11. Wala nang marka dyan. Forward to up direction guys. So ibig sabihin, halimbawa, doon tayo, balik tayo doon sa ito, B. Example, B07 yan. Ano, row 07. So ito, B15 or 14. Halimbawa, may niloading dito na container guys, na 40 footer. So pag bay, klaro na, B14. Tapos anong row nya? So ito guys, row 07. Yan lang, and so on and so forth. So ngayon, ang last is ano ba talaga yung ano na naman ang tinatawag ibig sabihin ng tier. So napakadali lang tier. Ang tier guys, normally stack. Yung stacking ba, kumbaga ano ang pagpatong-patong na ng container. Halimbawa, first tier, kaganyan ano. Isang container na patong guys, ang may number yan guys. Ang sa normally sa container talaga, ang first na number ang tier 82. Iwan ko kung bakit 8 ang ano nila, basta 82, 84, 86, 88, 19, 82 sa amin hanggang 6 high man kami. So 82, 84, 86, 88, 90, 92 hanggang 92. So first container, halimbawa ito. Lapitan natin ha. Lapitan natin yan. So, may 20 footer dito eh. Oh, hanan. So yung 20 footer guys, kung tier ang pag-usapan, tier 82 lang yan guys. Yung gearbox na yan, yung gearbox. Sa bilag ko dati ha. So tier 82. Kasi first stack niya is tier 82. Second container na ipatong dyan sa babaw, 84. O pangatlong container ipatong naman sa babaw, 86. Ang pang-apat naman ng container, 88, 58, 90, 6, 92. Yeah, ganyan lang guys. So bay rotor, parang cross lang dito no. Cross, ilagay mo lang si cross, tapos pinatong. O, para ang bay is transverse direction. Ang row naman is forward and up direction, forward and up direction. Ang tier, pataas, palangit, stacking siya. Depende sa pile niya, stack.
So, yan lang guys, sana may matutunan kayo sa ano natin, how to determine the position of container on board the container vessel. So, for example guys, i-determine natin yung isang container na location. So, nandito tayo sa B14. So, B14. So, maghanap tayo doon na may marka na row. Saka tingnan natin yung ano yung position ng container yan. Okay. Akyat tayo dito sa acoustic. So, ito na yung ano guys. Row 05. Yan, pwede mo, row 05. Ayan. Row 07. So, halimbawa, itong container na to guys. Yan. Itong container na yan. Ito container na yan na anong number nito? Tingnan natin na may number to eh. Ayan. MRQ 243-2244. So 40 footer yan guys. So ang position nito guys, itong container to is B14 row 05 tapos tier 82 kasi first tier man. So yung sunod na yan guys, yung sunod kasi tatlo patong to, so B14 row 05 tapos tier 84. So kasi ang first tier guys 82, 84, 86, 88 and so on hanggang 92 to sa plano sa barko namin. So yan guys, so ito container to sa harap natin, so B14 row 05 tier 82. So ito naman klaro B14 row 07 tier 82, itong pula, itong Charlie Alpha India Uniform 7211711. So yan lang guys ang pagdetermine ng posisyon ng container. Pero in case ito guys 20 footer, halimbawa 20 footer to, so maging instead of B14 ka, ang sabihin mo guys B15 row 07 tier 82 tapos yung sa harap niya B13 row 07 tier 82. So since this is 40 footer, so ang exact reporting nito kung ano yung position niya sa position B14 row 07 tier 82. So yun lang guys sa part 2 natin sa dapat malaman bago ka sasampa ng container vessel. Sunod, abangan natin yung itong mga lasing material. So ganyan lang, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for more updates. Hanggang sa muli guys. Paalam. Babush. Bay 22. Paatras tayo guys ha, Bay 22. So Bay, I repeat, I say it again. Bay is from transverse direction. From left to right, right to left, port to starboard, starboard to port. Bay 26. So plus 4 ka lang guys. Susunod dito, 26 plus 4, 30. Tingnan natin yung may guhit ba. Dahil marami pang trabaho. Bay 30. O yan natin. Pag 20 po, 31. Ganyan-ganyan lang. Oh, nakit may ano dito. Oh, may tubig pala dito. Very good. So ito, say dito next is 34. So basta even numbers, 40 footer ha. Kung odd numbers, 20 footer. Hindi yung 20 footer gawin yung 40 footer or yung 40 footer gawin yung 20 footer. That's wrong, guys. So, Bay 38. So, yung barko namin, guys, hanggang Bay 46. Okay, wala tayong talento sa bilag. Ito, simple lang. Pinakatotoo at pinakasimpleng bilag ang yung channel, ang Seaman Channel, lang nagbabalik.